At makakausap natin ngayon si Joselito Castro. Tina? Yes, ng PDRRMO sa Batangas. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa lahat ng suking tagapakinig po ng ating kapuso. Opo, narinig po namin yung report kanina ni John Consulta na malaki po yung tama sa Batangas nitong bagyo. Kumusta na po yung sitwasyon dyan? May ano po yung mga lugar na baha pa rin? Sa ngayon, ang gumaganda na ang panahon dito sa ating lalawigan sa Batangas. Kanina po ay nagtungo kami sa Lemery kasi nagkaroon po ng pag-apaw yung bahagi ng kung tatawag nating Palanas doon sa may Lemery. At sa tulong po ng ating mga kagawad po ng Philippine Coast Guard at sa tulong ng LGU, pati po ang ating PNP, ay nagtulong-tulong po at amin pong sinubaybayan po yung ginawang rescue operation. Meron pong ilan kasi na mga pamilya na hindi nakalikas kahapon at kanina ng umapaw ay matagumpay naman po na nailipat sa mga evacuation centers. Meron pong mga reported din na mga spillways sa iba't ibang bayan. Halimbawa dito sa bayan ng Taysan, sa bayan ng Ibaan at doon nga sa bayan ng Lemery. Pero kami po ay maasa na po na palibasin tumigil na ulan ay magsusubside na po mga katubigan. Opo, wala naman pong mga fatalities, casualties, mga na-injure? Meron po kami reported kagabi na isang missing person sa bayan ng Malbar at ito po ay tumatawid po sa daan tubig na siya po ay nakamotorsiklo at dalawa po sila pero sa kasama ang palad po ay nawala po yung isa. So yun pong magkasalib na pwersa po ng ating mga responders from the DRRMO, PNP pa rin at saka ang Bureau of Fire ay nagpapatuloy po ng search and rescue operation at yan nga po ang pinapalo-up ng aming ngayon kung opo na po ang development. Pero hanggang ngayon, kanina po mga 5 o'clock, wala po pong balita kung nakita na. Oh no. May mga iba pa po bang lugar na kailangan pa rin po kayong magsagawa ng rescue operations? Sa ngayon po, wala naman po at ang atin naman pong mga local government units ay maagap din naman na nagsagawa ng evacuation kahapon pa bilang preparasyon. At meron na po na mga nagpapauwi at inaasahan po namin hanggang bukas sa umaga kung pagpapatuloy po ang pagganda ng panahon ay makauuwi na po ang ating mga kababayan sa kanilang tahanan. Opo, doon po sa paligid ng Bulkang Taal, sir, meron po bang mga kailangang i-rescue doon o kailangan magsagawa ng relief operations? Doon po sa halimbawa sa bayan po ng Agoncillo, doon po sa Subic Ilaya, Sitio Malanao. Na ito po ay kahit nga hindi umuulan ay palibasa nga po pagputok ng bulkan ay medyo bumaba po yung yung ating bahagi ng road doon. Yan nga po ay yan po isang dapat ay by address din ng national government ng kasi na yun po ay coastal at yun po ay project po na national. Yan po ay pinagtutulong-tulungan din ng DPWH para mi-address po yung problema. Nagkaroon naman po ng evacuation doon sa ilang mga sa residenteng malapit doon sa pamagitan po ng ating mga counterparts sa mga LGUs ay nailikas naman po. Dagdag na rin po yung ano halimbawa doon sa San Nicolas, nagkaroon po ng fissuring. Noon mapapansin po natin at nababalita po ng mga nagdaang araw, noon po pumutok ang bulkan ay nagkaroon ng tinatawag na fissures or pagpuputok at pagbibitak ng mga lupa. So merong mga pagbibitak ng lupa na halos hindi pansin o maliit pa lamang, pero nito hong dumami ang pag-uulan at nagsunod-sunod ang bagyo, ay naging loose yung lupa at nagkaroon po ng malalaking bitak. Personal po natin in-inspection yung sa Lemery at ina-advise po natin at ginawa naman yung paglikas ng mga bitak na malapit sa kabahayan. Sir, ano pong gagawin ng LGU doon sa mga bitak na yon? Hindi na yon pwedeng tirahan? Ito po, kasama po natin ang mga kawani ng FIBOX National noong isang linggo at doon po nga yung mga bitak na yon ay pagkatapos ma-inspection ay in-advise na tabunan pero lagyan ng marker. Tama po kayo, hindi advisable na tayuan siya ng anumang estruktura. Sa halip ay maging
palatandaan siya para iwasan yung anumang activities doon, lagyan ng marker para sa hinaharap na panahon, as sabi nga ng PBOX, darating at darating ang panahon, maghihilom yung bitak, pero years will come at ang mangyayari po ay mabibitak, magkakaroon pa rin ng pagbibitak dahil may activity po ang bulkan dahil siya ay active volcano. Opo. Sir, yung losses po sa agriculture, pati na yung mga nasirang bahay, ganyan, may tulong po bang maaasahan yung mga taga Batangas mula sa provincial government o sa mga LGU nila? Oh, ito po, meron po tayo, alam naman po natin, simula pa po Enero, kumbaga ang pondo po natin ay kahit paanong galing natin sa mag-budget, ano po, sumabog ang bulkan, naapektuhan pati ang ating livestock kasi naapektuhan din tayo ng yung tinatawag nating pagkakasakit ng ating mga hayop, yung tinatawag nating swine fever, and then sinabayan pa ng pandemic. At ito nga po, pag habang may pandemic tayo, sunod-sunod ang bagyo. Bottom line is, yung scarcity po ng budget natin talagang nararanasan. So ang ginawa naman po ng ating, sa pamagitan ng ating mahal na Governor Mandanas, at sa pakikipagtulungan po ng ating sanggunian, ay naideklara naman po ng under state of calamity due to a typhoon ng Quinta. Dahil Quinta po ang talaga nagdulot sa amin ng malakas na impact. Yun pong ating pondo ay ilalaan po talaga sa tulong. At ang totoo nga po niyan ay ito hong habang nitong mga bagyo, in between na mga bagyong dumaan, ay patuloy po ang pamimigay ng goods. At ang atin naman pong haharapin ngayon, yung tulong po para sa mga nasiraan ng bahay. Bagaman na hindi siya kalakihan, pero sinisika po ng local government na talaga matulungan po ang ating mga apektado mga mamamayan. Lalo na po sa agrikultura, nabanggit po ninyo. Kami ho, sa totoo lang, ay mahigit ng 1 bilyon ang ating damages po sa agrikultura at maging sa fisheries. Maraming bangka ang nasira. At ang mga pananim, ang ating mga value, high-value crops ay talaga napinsala. Opo. Sana po maging mabilis yung pagbangon po ng mga nasalanta sa inyong probinsya. Maraming salamat po, Sir Joselito Castro ng PDRRMO Batangas.